Hello everyone, welcome back to another video. Sa videong ito, malalaman mo ang 7 sinyales na kailangan mo nang baguhin ng iyong buhay. Bago natin simulan ang topic natin, gusto ko lang malaman mo, kung hindi ka pa bumitaw sa nakaraan mo, kung hindi mo pa pinatawad ang sarili mo, kung hindi mo pa pinatawad ang buong sitwasyon, kung hindi mo pa tanggap na tapos na ang lahat ng nangyari, hinding-hindi ka makakaabante. Maraming mga tao ang hindi gusto ng pagbabago. Siguro dumadaloy na sa dugo natin ang ganitong estilo. Kapag may bagong paraan o bagong gagawin, madali tayong umayaw. Gusto natin, doon tayo mananatili sa nakasanayan natin. Sobrang mahal natin ang ating comfort zone. However, only one thing is constant in life, and that is change. Kung tanggap mo ang katotohanan yan, nangangahulugan na ikaw ay nasa unang hakbang na sa pagbitaw sa nakaraan mo, at matuto ka ng yakapin ng iyong kasalukuyan, at mawawala na rin ang takot mo sa pagsalubong sa iyong hinaharap. Karamihan sa atin ay gustong mapabuti ang buhay, di ba? Ginagawa natin ang lahat para umayos ang buhay natin. Naghahanap tayo ng bagong trabaho, makikipagsapalaran tayo sa ibang lugar, makikipagkaibigan tayo, magdadayet tayo. Ang dami pang ibang bagay na gusto nating gawin para mapabuti ang ating buhay. Pero ang nakakatawa lang, karamihan sa atin, nasa isip natin ay nagnanais tayo ng pagbabago. Ngunit kapag tayo ay nahaharap sa pagbabago, umaayaw na tayo. Hindi natin maintindihan, di ba? Halimbawa, pagod ka na sa trabaho mo, pero ayaw mo namang mag-resign kasi takot kang mag-apply sa ibang kumpanya dahil may panibago na namang adjustment. Kita mo yan? Gusto nating magbago, pero ayaw nating magbago. Humans are quite a peculiar species. Gayunpaman, kung naghangad ka ng pagbabago sa iyong buhay, kailangan mo munang bitawan ang nakaraan mo upang masimulan mo ang iyong hinaharap. Sa videong ito, bibigyan kita ng ilang siguradong sinyales na kailangan mo nang baguhin ang iyong buhay. Number 1, nagsasawa ka na. Kung sa palagay mo ay nagsasawa ka na sa pabalik-balik na routine mo, yan na ang sinyales na magbago ka na ng direksyon. Yun mong pakiramdam mo na parang patay ka na, parang patay na ang passion mo. Sinyales na yan. Siyempre ang buhay hindi naman palaging smooth ang takbo. Pero hindi rin ibig sabihin na palagi na lang pagsasawa ang nararamdaman mo. Kung hindi mo gusto ang buhay na natatamo mo ngayon, magsimula ka ng panibagong buhay at subukan mong tahakin ng ibang landas. Hindi naman kita pinipilit na umalis ka sa comfort zone mo. Walang pumipilit sa'yo. Dahil alam ko naman na napakahirap pumunta sa bagong direksyon. Ang dami mo pang kailangang aralin. Kaya hindi kita pipilitin. Ikaw lamang ang makakapag-desisyon. Ikaw lamang ang makakapagpasaya sa iyong sarili. Kahit huwag kang sumuko sa paghangad ng kagalakan. Your life is worth living to the fullest, whatever that might mean to you. Walang masama kung magbabago ka o may babaguhin ka. Ayos lang yun. Everybody talks about loving what you do. At sigurado ako na nakikita mo na ang quotes na ito kahit saan. Do what you love, love what you do. While that's a great message, your life has to be more than that. There has to be a drive and a passion to fuel yourself. Kasi kung kulang ka ng drive, kung kulang ka ng passion, matataob ka sa mga pagsubok sa buhay. I want you to think more about what you are passionate about. I am passionate about running a business, creating YouTube videos, writing motivational articles. How about you? What you are passionate about? Ano ba ang kinahihiligan mo? Sa anong bagay ka nahuhumaling? Maraming tao ang pumili lang ng isang landas at dumikit na sila dun. Pero hindi ko naman sinabi na hindi na sila masaya sa pinili nila. Masaya naman sila kahit matagal na sila sa kanilang trabaho. Masaya sila na sabay silang tumatanda sa kasama nila. Wala namang problema kung yan ang nagpapasaya sa'yo. But I want more from you. I want more from myself, and I want you to want more for yourself. Kasi alam kong may potential ka pang nakatago eh. Hindi lang ganyan ang makakaya mo. May maibubuga ka pa. Paano mo mabubuga yon kung parehong routine lang ang ginawa mo? How boring might it be to look back on life in another 40 years and regret not taking chances or seeing where that creative idea could have gone, right? Shifting your area of focus in a career or learning how to do things differently can have huge benefits to your own personal goals as well as your mental health. Huwag kang matakot na may magsasabi sa'yo na nagbabago ka na. Oo, tama sila.
Nagbabago ka dahil para ito sa ikakaunlad mo. Don't let them control how you live. Kung gusto mo nang umalis sa trabaho mo, tapos pipigilan ka ng boss mo, just live. Kung matagal ka na sa trabaho mo, tapos walang nangyayaring pagbabago sa buhay mo, bakit ka pa nagpapapigil? You control your own life. Number 2, ayaw mo nang makihalubilo sa mga tao. Isa ito sa mga sinyales na kailangan mo nang baguhin ang sarili mo. Everyone needs social connections to survive and thrive. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi masaya mag-isa. Depende kasi ito sa mga tao. Kung mahilig ka mag-isa, masaya ka. Kumusta naman yung mga tao na nalulungkot kapag walang kausap? Kung ikaw yung tao na hindi sanay mag-isa, madali kang matatamaan ng pagkalumbay. Kung pagod ka ng makihalubilo sa mga tao, siguro nawala na ang tiwala mo. Pero gusto ko malaman mo, hindi lahat ng tao ay pareho. Kung ginagago ka ng isa, may tao rin namang tapat. Hindi lahat ng tao ay mapanakit, mapanira, mapanghusga. May mga positibo ring tao sa mundo. Just open your heart so you can see the loving people. Kahit sabihin na nating introvert ka, kailangan mo pa rin ng social interaction. Nilalang tayo para makipag-ugnayan sa isa't isa, hindi para magtago. Kung patuloy mong hiniwalay ang iyong sarili mula sa mga tao, malamang may iniiwasan ka. Sabi ko nga kanina, siguro ay umiiwas ka lang dahil wala ka ng tiwala sa mga tao. Pero dapat kilalanin mo muna kung sino ang mga taong yun. Masaya naman mag-isa, kasi isa na ako sa mga taong mahilig mapag-isa. Pero hindi sa punto na mag-isa ako buong araw. Kasi bilang negosyante, kailangan kong humarap sa mga customers ko. Ang ibig kong sabihin sa gusto kong mapag-isa, yun yung mga oras na ibinigay ko para sa sarili ko naman. Isolating yourself might feel easier, but it definitely will hinder your opportunities in life and make you feel depressed due to lack of interaction and stimulation from others. Kaya dapat balanse lang sa oras. Hindi pwedeng ikulong mo na ang sarili mo. Nasa labas ka nga, pero parang nakakulong ang iyong damdamin. Uulitin ko, hindi kita pinipilit. Para lang ito sa mga taong gustong makipag-connecta sa iba, pero takot ang nakabara. Gusto kong mabago na yan. Number 3, pagod ka na. Kapag nakakaramdam ka na ng pagod sa mga pinagagawa mo, ibig sabihin na hindi mo na mahal ang ginagawa mo. Natural lang naman na mapagod. Ang ibig kong sabihin ay yung palagi ka ng pagod kahit wala ka namang ginagawa. Everyone gets to a point where exhaustion takes over the will to live. But since a lot of people don't openly accept this part of their life, others feel like they are the only ones who are going through a constant low. Kailangan mong suriin mabuti kung pagod na pagod ka na ba o pagod ka lang sa araw na ito. Madali lang malaman kung pagod na pagod ka na kasi hindi ka na interesado sa mga gawain mo. Parang nararamdaman mo na wala nang kabuluhan ng lahat. Hindi ka na excited sa mga bagay na kinahihiligan mo dati. Para bang bigat na lang nararamdaman mo? Kung yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, pagod na pagod ka na talaga. At kailangan mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang gawin mo lang ay isipin mo kung ano ang gusto mong buhay. Alam ko namang may gusto kang gawing kakaiba. Give yourself time to figure out the aspects of life that come to your mind when you think about the ideal lifestyle. Kasi isipin mo, hindi ka naman pinanganak na pagod na kagad, di ba? Napakasaya mo noon hanggang sa dumating ang panahon na nawawala na ang pagkasabik. Isipin mo ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Think of the times when you lived your life to the fullest. Think about the hobbies and activities you had at this time. Siguro napapagod ka dahil may nawala sa buhay mo. Kung tao man yung nawala, hindi mo kasalanan yon. Siya ang pumili na bumitaw. Hindi mo makukontrol ang mga sitwasyong yan. Kung napapagod ka na sa buhay, hindi mo dapat ito binaliwala. Pay attention to your mental health. Work hard for your happiness. And stay enthusiastic about the life that you have been gifted. Number 4, wala nang paglilibang. Yun bang kain, tulog, trabaho na lang ang routine mo? Wala nang oras para sa katuwaan. Kung yan ang buhay mo, baguhin mo na. Hindi porket adulto ka na, ay hindi ka na rin pwedeng maglibang. Fun and play should not end in childhood. Adults can play and should play and have fun. In fact, there are studies that show the many benefits of playing for adults, which include increased creativity, productivity, and feelings of well-being.
Hindi ko sinasabi na laruin mo ang mga larong pambata. Ibig kong sabihin ay may maraming laro na pwedeng-pwede sa edad natin. Decide what fun means for you. Para sa akin naman, ang katuwaan ko ay maglaro ng puzzle sa phone ko. May oras din na maglakad-lakad ako o tumambay sa tabi ng dagat. Simple lang ang katuwaan ko sa buhay, pero may kabuluhan, nakakagaan ang damdamin. Number 5, nagtatago ka na. Ang ibig kong sabihin ay tinatago mo ang tunay mong pagkatao. Oras na para magbago. Wala kang dapat itago, wala kang dapat ikahiya. Huwag mong pikiin ang sarili mo para lang matanggap ka. Oo, minahal ka nga nila, pero ang peking pagkatao mo naman. Paano kung ilabas mo ang totoo mong kulay? Hindi lahat sila ay mabibigla. Kaya ngayon pa lang, lumabas ka sa lungga mo. Katulad ng kaibigan ko, nakikita kami last month. Nahihiya siyang sabihin kung ano ang gawa niya sa buhay, dahil nagbebenta lang daw siya ng kakanin. At sabi ko, meron mong dapat ikahiya doon? Malinis na hanap buhay yan. Give yourself permission to be authentic. Kung bakla ka o tomboy ka, mag-out ka na. Harapin mo ang takot ng panghuhusga para kang masasakal kung hindi mo na ilabas ang pagkatao mo. Ito ang sabi ni Lao Tzu na ikinapit ko sa aking buhay. Be simply yourself and don't compare or compete. Maging tapat ka sa sarili mo. O maluloko mo ang iba. Pero ang mas masakit, alam mo sa sarili mo na nanluloko ka. Integrity is really just being truthful about who you are. You're doing yourself and others disservice by catering your actions towards how you think others will react. Instead, just be yourself exactly as you are. Number 6, wala nang saysay ang relasyon. Kung hindi ka na masaya sa relasyon mo, senyales na para magbago. Hindi ibig sabihin na basta saya na lang ang usapan. Ibig kong sabihin, kung may halo ng pang-aabuso, verbal abuse man or physical. Kung hindi naman ganun ang sitwasyon, kung hindi ka lang talaga masaya, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin na may nagbago sa'yo. People change, including you. Sometimes, the best way to figure out why you're not happy in a relationship is to think about what you want. It means taking some time to really talk to yourself and understand why you're feeling the way you're feeling. Kailan ba ako nakadama ng ganito? May nagbago ba sa akin? Yes, it's scary and awkward and uncomfortable, but talking to your partner can also be a really, really useful way of getting to the bottom of what's going on and figuring out if you can fix it together. Number 7, nababagot ka na sa buhay. Teka lang, pareho ba ng kahulugan ang pagkabagot at pagsasawa? Paki-comment lang para lumawak pa ang kaalaman ko sa wikang Tagalog. Ito yung pakiramdam na pagising pa lang sa umaga, wala kang mararamdamang positibo. Para bang walang direksyon ang buhay mo? Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, sinyalis na yan na magbago ka na. Pero hindi ito depression, okay? Pero minsan parang ganun na nga. I'm not a doctor, but it's important for you to pay attention to what might be going on under the facade. Ano ang maaari mong gawin? Simple lang. Take responsibility. Taking responsibility is the most powerful attribute we can possess in life. Because the reality is that you are ultimately responsible for everything that happens in your life, including for your happiness and unhappiness, successes and failures, and for the feelings of boredom that you currently have. You can transform your own life by taking complete ownership of it. Alagaan mo ang iyong mental na kalusugan at physical. Kapag binaliwala mo ang 7 sinyalis na ito, mahuhulog ito sa depresyon. Kung nakapagdesisyon ka ng magbago, dahan-dahan lang. Di baling mabagal, basta't inumpisahan mo lang. Don't keep doing the same old things and expect life to change. You need to shake things up to make life interesting. If you hide away from the world, you will miss out on all that is bright and beautiful and wonderful.